Good evening, Collegiate Tarricans. Welcome back po dito sa ating YouTube channel. And for today's video, for tonight's video, no, ang ating pong pag-uusapan ay patungkol dito sa narinig natin na balita na kung saan ay 2 and 3 weeks na raw pong nanguna sa ratings ang Itbulagati. Totoo ba? Kasi wala po ako nababalitaan na nag-number 1 po itong tape Itbulaga na naungusan po ang TVJ. So ngayon pong August ay talagang nangunguna po ang TVJ. Kailan ba nila tinalo? Wala po akong ma-recall, ano? Kundi yung isang beses na kinabukasan naman po ay biglang lagapak din nila. Dahil nakachamba nga lang po sila. Kaya naman sobrang ano, no? Nakakagulat na hindi lang isang beses, ha? 2 and 3 weeks na raw talaga. 2 to 3 weeks na raw na nangunguna sila sa TV ratings. Ano po kayang ratings yon? Eh alam ko pong ginagamit ng GMA ay wala pong iba kundi ang AGB Nielsen lamang din. Parehas po sila ng TV5. Ang gumagamit lang naman po ng iba, ang pagkakalam po natin ay ang It's Showtime which, or ang ABS-CBN which is Kantar. So, yung Kantar na yun, ang balita nga lang rin po natin ay hindi na nag-ooperate or nag-aano ng ratings ng ABS mula nung magsara ang ABS-CBN. So, wala nang ibang nag-aano ngayon kundi ang AGB lang. So, saan nila? Ano yung ratings na tinutukoy nila na kung saan ay 2 and 3 weeks na sila po ang nangunguna, yung Tape It Bulaga? Ang hulip ko pong pagkakatanda pa ay TVJ pa rin ang nangunguna, no? Yung last nating nakitang ratings, yung August 19, 2023, TVJ po ang nangunguna. So ano yun? Saan ang galing yun? Kasi NUTAM naman po ang ginagamit na ratings. Pero bakit parang may sarili po silang ratings, no? Nito nga, hindi naman na masasabi na kahit sa pintam naman eh. Ilang beses na po ba nating nabalita na nangunguna po ang TVJ miski po sa pintam? So, ano yung sinasabi nilang 3 weeks na? Mag-iisang buwan na silang number 1 na nangunguna? Ano yun, hindi matanggap na TVJ ang malakas. Mapa-online ang TV ratings. Kaya naman na sila po ay na number 1. Kaya itong Tape Bulaga ay hindi matanggap ang katotohanan. So gawa na lang sila ng sarili nilang ratings, no? Sabi nga po dito ni Ellen CM, hindi ako nanonood ng Fake Bulaga. Pero yung mga pinapakita nilang segment, napaka-OA, Buboy, Prinsipe, what? Sabi naman ni Carmelita Posada, sobrang corny, we loving emoji yan. Sabi naman ni Bob Silog, sige lang, gaya pa more, para mapakinabangan ng taong bayan ang inyong salapi, haha. Tanggap lang, pero wag kayo mga tatanggal ng microphone. Pag pinasalamatan ang taong bayan ay ang TVJ at legit Itbulaga Davricansa. Totoo yan. Tanggap lang ng tanggap kasi hindi naman po sila ang lumapit sa kina Yorme, diba? Sila Yorme ang pumunta sa lugar nila. Sila yung namili. So tanggap lang ng tanggap habang inaabutan. Pero yun nga, wag tatanggalin kung sakasakali na wag tatanggalin ng mic kung TVJ ang pasalamatan. Ang sabi kasi nila eh, anong masasabi mo sa Itbulaga? Eh ang kilala pong Itbulaga ng mga tao ay TVJ. So wala silang magagawa doon, ano? Wala. O maari pong ano, maari namang magpatuloy sila professional, kausapin pa din. Pero alam niyo yon, bukod sa tinatanggalan na ng mic, ay ora-orada talagang back out na sila. Talagang ano, tumatalikod na po, umaalis na po agad sila.
siguro nasasaktan din po sila na sila na yung kaharap, inuubos na nila kung anong paninda, binibigyan na po ng malaking halaga, pero TVG pa din. Masakit din yun sa kanila, no? Ultimo naman tayo, wala man tayo magagawa. sila yung nakikipagmatigasan, ayaw palitan yung title na Itbulaga. Tapos, yung segment pa ay jowa paw, ayaw ililihis. So, wala pong magagawa, kundi tanggapin na lang nila yung katotohanan at pananampal po ng katotohanan ng mga tao na ang kilala nilang Itbulaga ay TVJ at legit Dabber Cards lamang. Anyway, congratulate nga po pala natin muna, no, ang TVG sapagkat mataas po ang kanilang viewers kanina. So, umabot po sa YouTube pa lamang po ito, guys, sana sa 100,000 plus, 135,000. Paano pa po kaya kung itadagdaga yung sa Facebook? Baka nasa 200,000 po ang nanonood sa kanila kanina. Live po yan sa social media. So, kaya naman na congratulations, hindi po biro yun, ha, napakataas po nun, i-compare niya naman sa wala pang 1,000 na views or live viewers ng Itbulaga ng Tape Inc. Grabe, pati po kanilang live viewers ay walang K. At eto na nga, pagdating po sa ratings, sinasabi nila, no, na sila po ay tatlong linggo nang nangunguna. Base po yan sa video ni Yorme Esco. So, ipi-play po natin yan mamaya. E papaanong yun? Itong ang last kong chinek, yung August 19, 2023, nutan po yan, nangunguna ang TVG. So, papaanong tatlong linggo na silang nangunguna? E yung mga last naman nating update, kagaya August 18, ano pa, mga August 16, 17, nangunguna po ang TVG. Sabi nga dito ni Mendoza Jovino, walang magagalit, ah, may 300 to 800 FB live viewers ang fake EBO. Opo, totoo yan. Naglalaro lang po talaga dyan na, nako, totoo, sin ay bumababa pa po yan, as in, hindi man lang po makaabot ng 100 live viewers, eh. So, papaano kaya yon? Papaano na sila kapag lumawak pa po ang coverage ng TV5? So, wala na. Uwian na, may nanalo na. Kasi kapag tumaas po ang coverage ng TV5, sigurado po yan na mangunguna po ang TVJ. Maybe liliit ang ng konti ang viewers sa Facebook, sa YouTube, kasi lilipat ng television, pero hindi po yan bababa ng 50,000. And narito nga, guys, yung video ni Yorme Esco para marinig nyo din yung sinabi po niya sa kanyang interview. And yung sinabi po ng babae, tatlong linggo ng araw po sila ang nangunguna. At itong si Yorme naman ay very thankful, no? Thankful sa suporta daw at pagtanggap ng mga tao sa kanila. Talaga ba? Pagtanggap talaga? Balita nga natin, lagi silang napapahiya at hindi pa rin sila matanggap ng mga tao. More energetic, more lively, at saka yung tulong at saya. Ayan, guys, kaya pala nila nasabi na sila po ang nangunguna kasi artam yan, no? Rural yung pinapakita po nila. Ay, malamang! Ay, sila lang naman po may pinakamalawak na coverage, eh. Bakit hindi po sila dun sa mas may laban-laban para naman masasabi po natin na kahit papaano ay patas ang laban, ano? Yung Nutam at saka Pintam. Yung tulong at saya, and we really try to be the best house up ngayon, tahan ng pinakamasaya. So, ano yung feeling na inaantay na talaga nila yung Jeeves sa Getty? Kumbaga, parang yun yung isa sa ano talaga. Salamat sa inyo. I hope nakakuha kayo ng inspirasyon sa ating mga
random people, because you know the uniqueness of Gisagedli, it's raw, very raw, random people, random place, but with the warm reception and acceptance sa ating mga televiewers, I am grateful and thankful to our televiewers, and we will do our best na maging inspirasyon natin yung mga istorya ng mga kapuso natin na nagsisikap. Kumusta kayo sa Itbulaga, of course? Una muna, congratulations kasi 2 straight weeks na ang taas ng rating. Kayo yung nangunguna. Una, salamat sa Diyos. Pangalawa, salamat sa ating mga televiewers na bagamat mga bago ang kaming host, as I have been telling